tayo po ay mag-close sa panalangin. Sir, alam niyo po yung mensahe ng mga awit, yung mensahe ng patutuon niyo. It, sabi ka, it's more than enough. It's a blessing na tayo po ay magkaroon ulit ng pagkakataon na mabuksan ang salita po ng ating Panginoon. Okay? Alright, so again, mamaya ay magkakaroon po tayo ng ushering and song leading training. Hindi mo talaga siya formal na seminar, pero susubukan lang po natin magkaroon ng parang knowledge about ushering. Okay, so, alright. Pwising pala tayo electric fan. Sa inyo na lang po. At kung ako po ay nasa Tagaytay, meron po akong ano, nung malagulago pa ang buhok ko, meron po akong motto sa buhay. Ang motto ko sa buhay, alam niyo po ka na? Guluhin mo na ang buhay ko, huwag lang ang buhok ko. Ha? Dahil ang buhok, kinakailangan kong pumasok, pero meron, unti-unti nang nawawala ang guguluhin. Praise God na sana habang nawawala yan, ay mas nagmamahal, at mas nagpapakumbaba at sana mas nagagamit ng Panginoon at sa inyo. So kung mawala man yan na ako'y naglilingkod sa inyo, then so be it. Ano po? Pero sana yan, no? Manangan sila. Okay, maghawakan sila. Kaya po pinag-gel ko yan. Sabi ng iba, ang gel daw nakakaubos ang buhok. Kaya daw yung mga gumamit ng mga youngs nung 90s, yung mga batang 90s, ubos daw ang buhok ngayon. Ako may dinaniwala dahil pag binigyan mo yun ng gel, ano sinasabi ng bawat buhok? Magkapitan tayo! Di ba? So, hindi yan maghihiwalay. Ano ba, pinasaya ko lang kayo dahil mag-aaral po ulit tayo. So, sa umagang ito, ay nais kong dalhin muli ang ating pong attention sa aklat ng Ephesians. I made a mistake. Nagkamali po ako nung sinabi ko sa inyo na matatapos ko ngayon yung part 2 ng spiritual warfare or spiritual battle natin sa ating pong Kristiyanong pamumuhay. Nung nag-study pa ako ng thorough, ay nakita ko na kailangan ko pa ng isang Sunday or two Sundays. I apologize. So, pero starting next Sunday, ang magiging mensahe na po natin ay patungkol sa Christmas. So siguro by next year, ko gagawin ang continuation. Okay? So, I apologize na hindi ko matatapos. Ayan. So, buksan po natin ang ating pong Bible sa aklat ng Ephesians. I wanna take us sa aklat ng Ephesians. Ephesians, then at chapter 6. Ephesians, then at chapter 6. Kailangan ko pala talaga ng pag-ibig. So Ephesians chapter 6. So babasahin ko po ulit ang verses 10 hanggang verse 14. Okay? So babasahin ko po ulit ang verses 10 through 14. Ang sabi ng Bible ay ito, sa kahuli-ulihan or finally, sa kahuli-ulihan, patuloy kayong magpakalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Verse 11, isuot ninyo ang buong kasuotan, pandigma ng Diyos, upang kayo'y makatagal laban sa pakana ng Diablo. Sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga kapangyarihan, sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita na nagahari sa sanlibutan, sa kadilimang ito, laban sa hukbong spiritual ng kasamaan sa kalangitan. Verse 13, kaya kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo'y makatagal sa araw na masama at kung magawa na ninyo ang lahat ay tumayong matatag. Then verse 14. Kaya tumindig kayo na ang inyong mga baywang ay nabibigkisan ng katotohanan na suot ang baluti ng katwiran. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, nakikiusap kong muli ang inyong pong mahinang lingkod na ako po ay pakibigyan ng kakayahan, kalakasan at kasapatan
Panginoon, maliban na kayo ang mamagitan at mangusap sa aming gitna, eh walang magiging kabulukan ang pag-aaral namin. Kaya Panginoon, kami ay humihingi sa inyo ng dunong at ng gabay. At ang mga pananalita ito ay maging kalakasan, Panginoon, ng bawat isa sa amin. Lord, nanghihina kami, Panginoon, kaya nangangailangan kami ng lakas mula sa inyo. Panginoon, huwag niyo pong pahintulutan ang aming kaaway ay magkaroon ng bahagi sa oras po na ito. Ito po ang aking hiling sa tanging pangalan po ni Jesus. Amen. Itan po. Noong nakarang linggo ay pinag-usapan po natin na lumakad ng may pagtatagumpay sa Kristiyanong pamumuhay. At tandaan po natin, Maril, magsisimula ulit ako sa bagay na ito. Ang Book of Ephesians, starting sa chapter 1, ay all the way to chapter 3, ito po ipatungkol sa doktrina ng iglesia or ng local church or ng church, katulad ng FFCC. At kung makikita natin, ang chapters 1 through 3 ay patungkol sa kung gaano kayaman, kung gaano kaprivilegyo ang pagiging bahagi sa isang church. I call this last Sunday the Divine Project. Kung makikita natin ang chapters 1 through 3, ang dating is parang ang Diyos Ama ay gumagawa ng proyekto. Parang DPWH, di ba? May proyekto ang DPWH. Parang ganun. Kung babasahin niyo po ang chapters 1 through 3, ang Diyos Ama ay aktibong may ginagawa. At ang ginagawa niya ay dalawang bagay para sa dalawang persona. Una, makikita natin sa chapters 1 through 3, una, God the Father is building a body for His Son. And that's local church. That's church like us. Na ang Diyos Ama ay gumagawa ng katawan. Kaya kung mapapansin niyo po sa chapters 1 through chapter 3, ang church ay may metaphorical expression na katawan. At yung katawan na yun, sabi niyo, His body. Ibig sabihin, itong katawang ito ay katawan ni Kristo. Siya ang ulo, pero tayo ang katawan. It's a blessing na ang ginagawa ng Diyos Ama ay kasama ka. God the Father is building a body for His Son. At alam niyo po, ang body na yon ay ikaw. Isang kagalakan, isang pagpapala sa bahagi natin na tayo ay maging bahagi ng proyektong yon. Maraming empleyado ang DPWH na sobra silang blessed, sobra silang magkaroon sila ng malaking pribileyo, kaya marami sa kanila ngayon tumatakbo, tama, na senador. Bakit? Dahil sila'y nakilala o naging tanya, dahil naging bahagi sila ng proyekto ng build. Pero alam niyo po, sa katotohanan, mas mapalad ka kumpara sa kanila. Dahil ikaw ay kasama sa proyekto ng Panginoon ngayon at magpakailanman. Ang build, ilang taon lang yan. At ang lahat ng infrastructures, may expiration yan. Even building, may expiration hanggang 50 years ang maximum. Sa ibang bansa, dinidemolish kapag 50 years na. Pero alam niyo po ang kagalakan natin. Ang proyekto na ginagawa ng Diyos Ama na kasama ka is eternal. Hanggang sa langit. At pangalawang ginagawa ng Diyos Ama, hindi lamang po God the Father is building a body for His Son, but pangalawa, God the Father is making a temple for His Spirit. Makikita natin na ang Godhead, ang ibig sabihin ng Godhead, yung Trinity, yung Triune God, God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost, yun ay, ang tawag natin doon ay Trinity, di ba, sa theology, Trinity, or the Triune God, or Godhead. Ang pagpapala, sa isang church, involved ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Diyos Ama ang nagplano, Diyos Anak ang gumawa, Diyos Espiritu Santo ang nagpatotoo. At ang kagalakan sa bahagi natin na tayo ay kasama doon. Nasaan ngayon ang God, the Holy Spirit? Nasaan siya?
Ang sabi ng Ephesians chapter 1 verses 13 and 14, He dwells with you. Kasama mo siya. So it's a blessing na nung kapanahon na ng Old Testament, ang mga Old Testament believers nagdadala ng mga kanilang handog sa templo, tama? At hindi lahat ng tao nakakapasok sa templo. Ang high priest, once a year lang makapasok sa Holy of Holies. Kapag undeserving siya, namamatay siya, tama? And then ang mga Levites, sila dun sa holy place. And then ang mga ordinaryong mga Hudyo, dun sa labas. Pero pagdating sa New Testament, wala nang itinatangi ang Panginoon. Maging Hudyo ka, maging Gentile ka, ang sabi ng God's Word, we are one in Christ. In other words, mga kapatid, noong kapanahon ng Old Testament, meron lang mga prestigious families, kumbaga, ang nakakabilang sa ganun. Pero pagdating sa atin, kahit sino, kahit pango ang ilong, kahit ubos ang buhok, kahit malabo ang mata, parang may pinatatukulan eh. No? Ibig sabihin, walang itinatangi ngayon. Noong kapanahon na nila, ang high priest po, kung babasahin yung Book of Leviticus, dapat mataas. Dapat blemish. Dapat walang tagihawad. Opo, tingnan niyo po ang Book of Leviticus, ang high priest ay may physical standard. Naku, pag pinairal ngayon, walang trabaho si Anton. Hindi, ako to, walang gagawin si Anton. Baksak sa lahat ng area. Dahil pagdating sa ngayon, lahat tayo ay may pribileyong makapaglingkod. Hindi ko po alam sa inyo, pero sa atin, napakalaking pagpapalayan. Na tayong lahat ay maging bahagi sa gawain ito. Merong isang kapatid kanina nagpatotoo galing sa mensahe ng Panginoon. Alam niyo po, ito ay tinukoy ng Biblia sa Book of Revelations na open door. Kapatid, ang paglilingkod na ito ay tinatawag ng Biblia na open door. At habang bukas ang pintong ito, sana lahat tayo ay nag-grab ng opportunity sa bagay na ito. Pag nagkakaroon tayong opportunity, di ba? We tend to grab it. Di ba? We tend to grab it. Pero bakit pagdating minsan sa paglilingkod ng Panginoon, we tend to take it for granted, sabi nga nila. Sometimes we take it for granted. Eh, bukas na lang. Eh, next time na lang. Ah, next year na lang. Sana hindi ganoon. Considering na tayo ay kasama sa proyekto ng Diyos Aman. At dahil tayo ay tinawag sa ganong napakadakilang pagkatawag, pansin niyo po, beginning sa chapter 4, verse 1, says to us, kaya't. Dahil tayo tinawag sa napakadakilang gawain, napaka-pribilehyong ministeryo, kaya't. Kaya't ako na bilanggo sa Panginoon ay nagsusumamo, nakikiusap sa inyo na kayo'y lumakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag. Dahil tayo ay binigyan ng opportunity, dapat daw tayo ay may paglakad. And last Sunday ay tinukoy natin din ang mga bagay na yon at nakaraang mga buwan, tinukoy natin yung the four worthy walk. Meron pong apat na karapat-dapat na paglakad. Ang church ay dapat may paglakad, may sistema. Verses 1 through 17, makikita natin dyan yung mga kataga, example in verse 2, na may lubos na kapakumbabaan at kaamuan, may pagtitiyaga na magpaparaya sa isa't isa sa pag-ibig. Verse 3, na nagsisikap na mapadakili ang pagkakaisan. Ang isa sa dapat nating lakaran ay ang paglakad bilang nagkakaisa. Walk as one. Mga mananampalataya, mga kapatid, ang isa sa inaasahan ng Panginoon mula sa atin ay ang paglakad na nagkakaisa. Hindi ko po alam sa inyo, pero sa isang pamilya, ang sarap tingnan na magkakasundo ang magkakapatid. Tama? Sa inyong mga magulang, ang sarap tingnan na ang mga anak nyo ay nagkakasundo kaysa sa naman sa mga may tampuhan. Tama? Mga kapatid,
kung ikaw bilang magulang tuwang-tuwa ka kapag ang mga anak mo'y nagkakasundo, mas tuwang-tuwa ang Panginoon kapag nakikita niya tayo bilang isang church na nagkakasundo, dahil yan ay dapat nating lakaran. Walk as one. And that will bring us sa pangalawang paglalakad, verse 17 ng chapter 4, Kaya't sinasabi ko ito at pinapatutuhanan sa Panginoon na kayo hindi na dapat lumakad na gaya ng lakad ng mga Hentil. The word Gentile simply means unbeliever. Bilang isang church, bilang isang tinubos, bilang isang ligtas, ang pangalawang paglalakad na dapat nating lakaran ay ang paglakad tulad ng isang mananampalataya, tulad ng isang anak ng Diyos. Pangalawang paglalakad na inaasahan ng Panginoon sa atin is to walk as believer. To walk as child ng Panginoon. Sana kapag nakikita ka ng mga tao sa labas, sana hindi nila nakikita ang gawa ng kaaway sa atin. Ngunit sana ang nakikita nila sa atin ay ang pagsasalita, ang pagkilos natin ay nakikita is Jesus Christ. Bakit? Kasi ang pangalawang inaasahan natin na dapat takaran ay ang paglakad tulad ng isang anak ng Panginoon. Ang sabi ng verse 24, pansinin niyo po ito, at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao. Alam niyo po, nung tayo inaligtas, tayo po ay parang aklat na may volume 1 at volume 2. Yung volume 1, yun yung mga ginawa mo nung unbeliever ka. Pero yung volume 2, yun yung isang aklat na ang nandoon ay ang ginagawa mo bilang ligtas. At sana kung babasahin mo ang unang aklat at ang bagong aklat, sana magkaiba. Dati ito ang ginagawa natin, pero nung pangalawa, iba na ang ginagawa natin. Bakit? Ang sabi ng verse 26, halimbawa, magalit kayo, ngunit huwag magkasala. Verse 28, ang mga magnanakaw ay huwag na magnakaw pa. Verse 29, ang anumang masamang salita ay hindi na dapat lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuti lamang para sa katitibay. Verse 30, at huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo sa tuwing tayo po ay gumagawa ng mga bagay na hindi nararapat sa atin, nasasaktan po ang Panginoon. Verse 31, lahat ng pait or bitterness in English, bitterness, clamor or galit, puot, wrath, pangaaway, paninirang puri, ay inyong alisin, pati lahat ng kasamaan. Pansinin niyo po yung gusto ng Panginoon na maalis sa atin. Yung pait, yung galit, yung puot, yung pang-aaway, yung paninira. At lahat ng kasamaan, kundi bagkos itong gawin natin. Verse 32, as a church, at maging mabait kayo sa isa't isa. Mga mahabagin, mga nagpapatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. What a blessing. Nasa halip na tayo magkaroon ng bitterness, nasa halip na magkaroon tayo ng clamor, hatred, tampo, inis. Sana magawa natin ang ginawa ng Panginoon, verse 32, maging mabait, maging mahabagin, nagpapatawad. Alam niyo po, ang isa sa pinakasusi ng pagiging malagong Kristiyano at nagpapatuloy na Kristiyano, ang pinakasusi, kapatid, ay ang salitang patawad. Ang salitang forgiveness. Mga kapatid, mga minamahal, lagi tayong magkakaroon ng mga tampuhan. Lagi tayong magkakaroon ng parang hindi pagkakaunawaan. As husband and wife, as a family, laging may tampuhan. Pero alam niyo po, kapag umiral ang pagpapatawad, magiging maayos ang lahat. Kapag umiral ang pagiging mayabang at pagpapaimbabaw, masisira ang lahat ng relasyon. And as a church, mga kapatid, minamahal ko, ito ang kailangan natin. Ang magpatawad. Hindi magiging madali. Hindi perfecto ang relationships.
Pero ang pinakasusi as a church ay ang salitang patawad. Kung alam mo na ikaw ay mali, matutong magpakumbaba. At kung ikaw alam mong tama ka at humingi ng pagpapatawad ng isang tao, matutong magpatawad. Bakit? Kasi ang sabi ng Biblia, verse 32, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos, dahil lahat naman lang tayo, pinatawad din lang naman tayo, tama? Kaya mga kapatid, as a church, walk as believer. Walk as new man. Sabi nga ng Bible, new man, bagong pagkatao. Kaya bangon, Laurel, doon na tayo sa bago. And that will bring us sa pangatlo, yung chapter 5. Kung babasin niyo po, mga minamahal ko, chapter 5, and then halimbawa, verse 2. Lumakad kayo sa pag-ibig, pero yung salitang walk in love ay may kinalaman sa walk, verse 8, sapagkat kayo'y dating kadiliman, subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon. Lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag. Hindi lang tayo lalakad bilang mga mananampalataya, kundi tayo ay lalakad bilang pagpapala, bilang liwanag. Ang liwanag sa anumang kapanahunan ay parang pagpapala. Tama? Tama na. Pag madilim, ano ang gustong-gusto mo? Ang magkaroon ng liwanag. Kumbaga, sa Biblia, pag sinabi mong liwanag, laging pagpapala yan. May ginagawa yan. At alam niyo po, tayo po ay tinawag ng Biblia na ilaw at asin. Tama? Matthew? At saan man sa Biblia, laging sinasabi, tayo ay children of light. Sana tayo ay tao ng Panginoon na nagbibigay liwanag sa madilim na mundo. Tandaan natin, ang mundong ito ay madilim. Ang sistema ng mundong ito ay madilim. Alam niyo po, ang sistema ng politiko natin, ang politika natin, napakasama, napakadumi. Kunyari, magbibigay ng COC and yet, mag ganong bagay. Napakadumi ng politika, napakadumi ng sistema ng mundong ito, napakadumi ng sistema ng ating bayan. Tama? Kaya doon na tayo sa bago. Kaya punto ko, ang pangit. Ang pangit. Kaya kung tayo ay magmumuhay lang para sa mundong ito, kawawa tayo. Kahapon, ako po ay nakausap ko daughter-in-law ng inay Imelda. Pinagkukumpara niya ang pamumuhay sa Pilipinas at sa Canada. Ang laki ng pagkakaiba. Kaya kung siya tatanungin mo, gusto niya nang bumalik doon. Ang laki ng pagkakaiba. Dito, pag na-hospital ka, maibebenta mo ang lupa kahit ng lolo mo. Kahit ng lola mo. Bakit? Maghihirap ka sa kanila. Ang binayaran lang daw niya nung nanganak, alam niyo po ano, wala siyang binayaran kahit piso sa ospital. Ang binayaran niya, alam niyo po ano, nung siya ay nag-park, yung parking. Ganun sa amin. Pero, pansin niyo po, ang pangit ang sistema sa mundong ito. Ang pangit ang sistema sa Pilipinas. Pero mga kapatid, kung tayo mabubuhay lang para sa mundong ito, kauha tayo. Pero blessing na tayo, ang citizenship natin ay sa Panginoon. So walk as light. Panghuli. Kasi niyo po ang pang-apat na paglakad. Verse 15. Kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad. Ano ang ibig sabihin ng pagiging maingat sa paglakad? Pansin niyo po, paano tayo magiging maingat sa paglakad? Verse 19, kayo'y magsalita sa isa't isa sa mga awit. Ang isa sa indikasyon na tayo ay lumalakad ng maingat kapag tayo kumakanta para sa Panginoon. Verse 20, laging nagpapasalamat. Ang isa sa indikasyon na tayo po ay lumalakad ng maingat, tayo po ay marunong magpasalamat. Sabi ko sa mga kababaihan, mga nagpapakausap sa akin ng mga singles, yung wala pong mga sidecar, pag sila'y naghahanap ng qualification ng isang lalaki, ang lagi kong sinasabi sa kanila, hindi ko na sinasabi salitang makadiyos, kasi given na yon. Pero dalawang bagay. Una, kapag ang lalaki ay marunong magpasalamat. Isang indication yan. Kasi ang lalaki by nature, hindi yan masyado nagpapasalamat. Dapat ang lalaki ay verbal and vocal magpasalamat. Salamat. Pangalawa, na indication ng pagiging maayos ang puso ng isang lalaki, kapag ang isang lalaki ay marunong magsalita at magsabi ng salita, I'm sorry.
Kasi sa aming lalaki, daw pag nagbabasketball, nakasiko, hindi yung magsasorry, anong gagawin yan? Tatapik lang yan sa point. Ay, sorry. Tatapik lang yan, pero hindi magsasorry. Bakit? Kasi hindi normal sa amin na magsabi ng salitang sorry. Parang pag nagsalita ng sorry ang lalaki, parang ikagubuho niya ng mundo yon, mga kapatid. Alam niyo po kung yun ay applied sa mga kalalaki, applied yon sa lahat. Dalawang indications na tayo po ay lumalago sa Panginoon. Kapag tayo ay marunong magpasalamat, halimbawa binigyan ka ng isang bagay, eh hindi ka naman tumagagamit, isa yun na. Sakit na magpasalamat. Ito may kali, bigay-bigay pa kali. Bato-bato sa langit, ang tamaan ay putingan. Magbibigay bago pupulaan mo, binigyan ka na nga. Mga kapatid, pag tayo binigyan, gamitin mo man o hindi, magpasalamat. Just be thankful. Just be thankful. And then pangalawa, ay ang pagiging mapagpakumbaba sa pamagitan ng pagsasabi ng sorry. Amen? Kahit kayo po ay mga tatay, I wanna encourage you to say sorry. Kung alam mong may mali ka, at alam mo ang asawa mo ang tama, just say sorry, walang mawawala sa atin. Wala mo, wala. Learn to say sorry. Sa mga nagliligawan, mga nag-iibigan, sana ngayon pa lang nakikita na tayo ng ganun mga bagay. And that will bring us sa chapter 6. Huwag kayong mag-aaral na, hindi ko yung tatapusin kung kalooban ng Panginoon. Pansin niyo po ang chapter 6 and then verse 10. Sa kahuli-hulihan, patuloy kayong magpakalakas. Bakit? Kasi hindi madali ang lumakad, tama? Hindi madali ang lumakad sa pagkakaisa. Hindi madali ang lumakad bilang mananampalataya. Hindi madaling lumakad bilang ilaw. Hindi madaling lumakad bilang maingat, tama? Bakit? Kasi may kaaway tayo. At yung kaaway na yun, wala yung gagawin kundi puksain, sirain ang pagkakaisa, ang paglakad na meron tayo. Mga kapatid, huwag kayong ma-amaze, huwag kayong magugulat kung tayo inaatake ng ating kaaway. Wag! Bakit? Kasi hindi niya gusto na dumadako kayo dito. Hindi niya gusto na nagkakaisa tayo dito. Hindi niya gusto na nagkakaiyakan tayo dito. Hindi niya yung gusto. Hindi niya gusto na tayo'y makita niya na nagkakaisa. May kaaway tayo. Mga kapatid, FFCC, may kalaban tayo. At ang kalaban natin ay ang kaaway. Siya ay tinawag na Diabolos. Sa Hebrew, sa Greek is the word Diabolos, means slanderer. Ang pinakaginagawa ng ating kaaway ang siraan tayo. Kaya kung tayo ay sinisiraan ng ating kapitbahay, hindi dahil sa ang kaaway, kundi siya ay ginagamit ng kaaway. Bakit? Kasi mulat sa Paul, ang sabi ng John chapter 8 verse 44, ang ginagawa niya palagi ay kasinungalingan. He is the father of lie. And then sa Hebrew is the word char. Kaya may mga expression ngayon na char, it's a Hebrew word, means enemy. Mga minamahal, mga kapatid, may kaaway tayo. At yung kaaway na yan, ang sabi ng 1 Peter 5, he is a roaring lion. Siya'y umaatungal na leon na anytime gusto niya kang sunggaban, gusto ka niyang lamunin, gusto ka niyang kainin. Kapatid, yan ang kaaway. Wala siyang gagawin kundi sirain tayo. Kaya kung tayo minsan ay nagkakatampuhan, huwag nating hayaan na mangibabaw ang kaaway. Kung kinakailangan magpakumbaba, then so be it. Kung kinakailangan magpatawad, then so be it. Mga minamahal, tayo ay target ng ating kaaway all for life. Ang ating church, ang ating FFCC, ito ay target ng ating kaaway all for life. Ang inyong marriage, yan ay target ng kaaway all of your life. Ang inyong mga anak ay target ng ating kaaway all of their lives. Mga kapatid, maging maantabay tayo. Kaya pagdating sa chapter 6 verse 10, magpakalakas kayo sa Panginoon. Huwag kayong ihiwalay sa Kanya.
Napag-usapan natin last week yung tatlong bagay para makalakad tayo ng may pagtatagumpay. Kinakailangan nating malaman, know what to do. Kailangan, dapat malaman natin kung anong dapat natin ginagawa. At ang dapat natin ginagawa is to be strong in the Lord. Sa tuwing tayo ay nakakaramdam na inaatake tayo ng kaaway, wala dapat tayong gawin kundi ang lumapit sa Panginoon. Kaya mga kapatid, kung kayo ay nagkakaroon ng mga struggles, hindi dahilan, hindi paraan, hindi tamang panahon na umalis sa church. Sa katotohanan at sa kabaligtaran, yan ang panahon para mas lumapit ka, mas dumalo ka sa Panginoon at sa kanyang church. Bagamat minsan nagkakaroon tayo ng eksaktong maling pagtugon, na kapag tayo ay nagkakaroon ng struggle, ang tendency natin, maglalaylo muna ako. Hahanapin ko muna ang sarili ko. Magpapalamig muna ako. That's wrong. Ang sabi ng Bible, Hebrews chapter 10, verse 25, not forsaking the assembling of ourselves. Huwag natin kakalimutan, huwag tayong tatalikod, huwag tayong aalis. Dahil kapag umalis ka, sigurado ikaw ang matatalo, tama? Para tayong iniyahalin tulad ng Biblia sa isang bonfire. Alam niyo yung bonfire? Na dyan ay maraming mga tuyong kahoy. At subukan mo, kahit kay gaano kalingas, subukan mo alisin ang isang piraso ng kahoy na nagdininga. Subukan mo ilayo. Ano nangyayari? Mamamatay ang lingas ng kanyang init. Ganon din po tayo. Huwag niyong aalisin ang sarili niyo sa pagtitipon. Dahil mamimiss niyo ang kape. Hindi, ang punto ko lang kapatid, kapag just in case na mangyari sa atin in the future, hindi sana maging option sa'yo at sa akin ang maglilo. Ang hindi mo na mag-church. Kapatid, hindi mo kayang takasan ang kaaway. Ang sabi ng Biblia, magpakalakas sa Panginoon. And then, pangalawa, sinabi ko sa atin last week, hindi lang ang know what to do, but secondly, know whom to fight. Kilalanin mo kung sino ang kalaban mo. At tandaan natin, we are not fighting against people. Hindi mo kaaway ang kapitbahay mo. Hindi mo kaaway ang magulang mo. Hindi mo kaaway kung sino mang tao. Hindi mo kaaway ang sino mang churchmate. Hindi mo kaaway ang pastor mo. Hindi po kayo kaaway. Mga minamahal ko, tayo'y magkakapatid dito. Hindi tayo magkakaaway. Bagamat may mga pagkakataon na nagiging instrumento ang tao to hurt us. But they are not the enemies. Hindi sila kaaway. Kapatid, yung mga katabi niyong yan, kahit na ang kanilang mga amoy ay parang kaaway, hindi sila kaaway. Kapatid niyo yan. Mahalin niyo yan. Dahil, ang sabi ng verse 12, sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo. The word laman at dugo simply means man. Tao. Hindi tayo makikipaglaban sa tao, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa may kapangyarihan di nakikita. Ito ay tumutukoy kay Satan. Tandaan natin, in Ephesians chapter 2, verses 1 through 3, ang mundong ito ay kontrolado ng ating kaaway, ang sistema. Kaya may mga dayaan dahil ang kumokontrol ay ang ating kaaway. Pero alam niyo po, time will come. During the millennium, Satan ay itatapon sa bottomless pit. Imagine niyo ang buhay natin without Satan. And time will come na siya ay ibubulid ng Panginoong Jesus sa impyerno. That's a blessing. Pero mulat sa Paul, wala siyang ginawa. Wala siyang ginawa kundi sirain tayo. Kapanahunan pa lang ng ating lolo na si Adan at si lolang Eva, hindi Eve ha? Alam niyo po, nung kapanahunan pa ng ating mga ninuno, wala na siyang ginawa kundi sirain ang mga tao.
wala na siyang ginawa kundi sirahin ang mga churches. Alam niyo po, ako bilang involved sa isang sama ng mga pastors, maraming churches nowadays ang sira. Maraming mga churches ngayon na nagkakawatak-watak. Sana ma-spare ang MFCC sa pagkasirang iyon. Ang target ng ating kaaway ay sirain tayo. We are not fighting against people, but we are fighting against Satan himself. And that is why that will bring us sa pangatlo. Ito yung part 2. Hindi ko tatapusin kung kayo mag-alala. Pangatlo is know how to win. Hindi lang know what to do, hindi lang know whom to fight, but thirdly, know how to win. Hindi natin gusto na talunan. Kahit mabutas sa sapatos natin, we want to win, right, Kuya Obe? Kahit mabutas ang sapatos natin, we want to win. Hindi nga, di ba? Sa anumang bagay, hindi ko po alam sa inyo, pero lahat tayo gustong manalo. Tama? Now, sa digmang ito, dahil nakikipaglaban tayo sa ating kaaway, how to win? Gusto niyo po bang magtagumpay? Gusto niyo po bang magtagumpay? Ayaw niyo? Paano? Bigyan niyo po ako ng ilang mga minuto dito. Pansinin niyo po ang sabi ng verse 11. Sabi ng verse 11, isuot ninyo ang buong kasuotang pandigman. Pansin niyo po. Matapos sabihin sa atin sa verse 10 na magpakalakas daw tayo sa Panginoon, and then pagdating sa verse 11, okay, isuot niyo. Isuot daw natin ang buong kasuotang pandigman. Ang sa English is the word armor of God. Maraming pagkakataon na nagkakaroon ng mis-emphasis ang pag-aaral ng maraming mangangaral. Ang nabibigyan nila ng emphasis ay ang mga piraso ng baluti. Tulad halimbawa ng yung salitang halimbawa, yung salitang gear. With through the word gear sa verse 14 ay yung na ang inyong bewang ay nabibigkisan ng katotohanan. Minsan na nabibigyan natin ng emphasis yung belt, di ba? Tandaan nyo dito ipinipicture po ni Apostle Paul ang Roman soldier. Sino po sa inyo ang nakakakita ng mga Spartan? Hindi yung Senelas, kundi yung mga mandirigma ng kapalunan nila na meron yung baluti. Meron niyang helmet. Sino po sa inyo ang nakapanood nung Jack the Giant Slayer? Ayan. Di ba may mga baluti yung ano, meron dito parang malaking, may malaking parang yung panangga, bago merong glove, merong helmet. Pero sila, kung papasin niyo po sila, kauna-una nilang ginagawa bago makipaglaban, meron silang belt. Dahil sila ay nakatunika po bago isuot yung mga bakal na yon, sila ay parang nakapang-chef. At yun kapag para yun hindi makagambala sa kanilang pakikipaglaban, kailangan nila ng belt. Pinapalian nila yon upang yung kanilang damit maging okay, hindi loose. Minsan, doon tayo nagbibigay ng mga emphasis, doon sa belt, doon sa mga baluti, doon sa sapatos, doon sa helmet, doon sa sword. Pero alam niyo po, yun ay picture lang. Okay? Nais ko pong ituro ngayon, susubukan ko pong maging maingat at maging detalyado para malaman niyo at malaman natin anong ibig sabihin ng armor of God. Minsan ang nabibigyan natin ng diin ay yung mga piraso. Pero hindi po yun ang pinaka-diin. Pansin niyo po ito. Verse 14. Kaya't tumindig kayo na ang inyong mga bewang, by the way, yung salita po dyan, tumindig, yan po ay military term na ang ibig sabihin hindi lang tumayo, kundi manalo. Kaya binigyan ko ng titulo ito na know how to win. Hindi lang tayo makikipaglaban, pero ang gusto nating maging product or maging resulta ng lahat ng bagay ay manalo tayo sa digmaan, tama? At ang magiging tanong is how?
Well, pansinin niyo po yung babaybay natin. Kaya tumindig kayo na ang inyong bewang ay nabibigkis sa nakatotohanan, suot ang baluti. Pansinin niyo po yung mga talata. Verse 15, nakasuot. Meron doon tayong isusuot. And then verse 11, isuot. Isuot ang inyong, ang buong kasuotang pandigma. So para doon tayo manalo, kailangan doon tayong may isuot. Ano yun? Pansin niyo po ito. Puntahan po natin ang Romans chapter 13. Susubukan kong bigyan ng interpretation ang ibig sabihin ng salitang armor. What is the armor? Para malaman natin kung paano tayo mananalo, dapat muna natin alamin ano ba yung armor. Chapter 13, if I were you, susulatin ko ang talatang ito kalapit ng mga talatang iyon. Para kapag binasa nyo, magkaroon tayo ng Bibliang pananaw. Ang tamang pag-interpret sa Bible, ipapaliwanag ang isang bahagi sa kabilang bahagi. Iyan ang magandang pananaw sa pag-aaral ng Biblia. Ipapaliwanag ng pahinang ito ang pahinang ito. Hindi kung ano ang sasabihin ng tao. Pansin niyo po ang Romans chapter 13 verses 12 and 13, 12 to 14. Ang sabi ng Biblia ito. Ang pinag-usapan po dito church setup. Pansin niyo po ang sabi ng Romans chapter 13 and then verses 12 to 14. Ang sabi ng verse 12, malalim na ang gabi at ang araw ay malapit na. Kaya iwaksin natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat. Pansin niyo po yung salita ngayon, isakbat ang mga sandata ng liwanag. Pansin niyo po, sabi niya, isakbat ang sandata ng liwanag. Isakbat daw natin ang alin daw isasakbat? Ang sandata ng liwanag. Verse 13, lumakad tayo ng maayos gaya ng sa araw. Pansin niyo po, ang Kristiyanong pamumuhay ay pinagkumpara ng Biblia na parang nabubuhay ka sa umaga. Bakit? Ang kasalanan at karumihan ay saan at kailan nangyayari? Sa gabi. Kaya ibinigay ng Panginoon sa atin na mamuhay daw tayo bilang nasa liwanag. Anong punto? Verse 14, kaya't isuot ninyo ang Panginoong Hesukristo. Pansin ninyo po yung salitang yun. Puro ang Christ. Hindi lang, ibig sabihin, ang armor na ito, hindi ito isang balute. Hindi ito isang swerte. Ano? Ang armor na tinutukoy na ito ay may kinalaman sa pagsusuot kay Kristo. Sabi ng Bible, verse 14, but put ye on the Lord Jesus Christ. Put Christ. So pansin niyo, nagkakaroon tayo ngayon ng maayos na pananaw. Anong ibig sabihin ng Biblia nung sinabi sa atin? Isuot natin ang armor ng Diyos. Isuot natin ang baluti na galing sa Diyos. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun ay pagsusuot, pagsasakbat kay Kristo. What is the armor? Pangalawa, hindi lamang po... So, unang makikita natin doon, ang armor na yon is armor of light. So, siya ay... Sabi ng verse 13, verse 12, isakbat ang mga sandata ng liwanag. So, pansin niyo po kung paano natin i-interpret yun, ha? Pansin niyo po ang 1 Thessalonians chapter 5, verses 4 through 8. Nagkulang lang po yung itinipe dito. Hindi po nailagay yung armor of light. What is the armor? Well, yun ay armor of light. Okay? I apologize, nakamali po. 1 Thessalonians chapter 5. 1 Thessalonians chapter 5. Babaybayin natin. Chapter 5 verses 4 through 8. Ang sabi ng Bible ay ito, ngunit palibhasay, mga anak tayo ng araw. Hindi tayo sinabing bungang araw, ha? Tayo ay anak sa araw. Magpakatino tayo at isuot. Pansin niyo po, same word, isuot natin ang baluti ng pananampalataya. Pansin niyo po, ginamit naman dito yung salitang
anak tayo ng araw, children of light. Oh, okay. Kanina, yung tumut tayo ay sinag armor of light. Pangalawa, okay, children of light. Yung armor ay nagiging pagiging anak. Napansin nyo? Nagkakaroon ng progression. Yung armor ay may kinalaman sa paglakad sa liwanag. And then pagdating sa 1 Thessalonians 5:4 and 8, yung salitang armor ay napalitan ng salitang children. And then, pagdating sa Ephesians, pansinin niyo po ito, dito na tayo magkakaroon ng malinaw na pag-iisip kung ano yung salitang armor. Ephesians chapter 5 verses 8 through 10. Ang pinag-usapan dito is paglakad sa liwanag. Tama, yung pa rin yung context. Paglakad sa liwanag, walk as light. And then down to verses 8 through 10, it says here, lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag sapagkat ang bunga ng liwanag ay nasa loob ng, ay nasa lakat ng mabuti, matuwid at katotohanan. Pansin niyo po, babasahin ko sa English. Chapter 5, verse 8, walk as children of light, for the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth. So, pangatlo na makikita natin dito na ang armor na yan ay tumutukoy sa bunga ng Espiritu sa atin. Ano yung mga bungang yun? Yun ay goodness, righteousness, and truth. So in other words, kapatid, in one word, yung when the Bible says, put on the armor of God, it means, isuot natin ang bagong pagkatao. Isuot natin ang pagkatao bilang mananampalataya. Isuot natin ang virtue. Isuot natin ang character. Isuot natin ang tamang ugali. That's the armor of God. Yung ugali natin. Yung pamumuhay natin. You see, ang susi ay nasa iyo. Tandaan natin, nung tayo po ay naligtas, ang sabi ng God's Word, tayo ay bagong nilalang. Saan natin makikita? 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Kung sino man ay nakikita Kristo, siya ay bagong what? Nilalang. Lahat ay nakalipas na. At ang sabi ng Bible, puron. Isuot mo yan. Yan ang iyong baluti. Yan ang iyong armor. Yan ang paraan upang makatayo ka sa plano ng kaaway. Pansin niyo po ang sabi ng God's Word sa verse 12, please. Sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihan di nakikita at nagaharis sa libutan sa kadilimang ito, laban sa hukbong spiritual ng kasamaan sa kalangitan. Pansin niyo po ang sabi ng verse 11, isuot ninyo ang buong kasuotan ng pandigma. Isuot nyo ang bagong pagkatao. Isuot nyo ang bagong nilalang. Isuot nyo ang pagiging mananampalataya, so to speak. Yun po yung armor, yung bagong buhay, yung bagong ugali, yung bagong pagkatao, yung bagong Anton, yung bagong Julio, yung bagong Mark, yung bagong Obed. Yan ang iyong baluti, ang bagong pagkatao. Do you believe na ikaw ay binago na ng Panginoon? Do you believe na ikaw ay ligtas? Therefore, kung ikaw ay ligtas, isuot mo yan. Huwag mong huubarin. Ang mahirap sa ating Kristiyano, minsan, kapag tayo ay may kasamang ibang nindita, kapag tayo may kasamang hindi mananampalataya, hinuhubad natin. Tama? Tama? At ang sasabihin natin, nakikisama lang. Mga kapatid ko, mga minamahal ko, walang masamang nakikisama. Pero hindi naman sana tayo nakikisama. Tama? Mga kapatid, isuot mo yan. Huwag mo muhubarin yan dahil lang sa kaibigan mo. Huwag mo muhubarin yan dahil lang sa kapitbahay mo. Sasabihin mo, nakikisama. Kapatid, kaya hindi tayo nagtatagumpay dahil kinukubad natin. Kaya ang sabi ng Biblia, isuot. Huwag muhubarin. I apologize for my pitch and tone. Again, mahal ko kayo. Kaya ako nangangaral ng ganito dahil gusto kong magtagumpay ka. Dahil gusto kong magtagumpay tayo as a church.
I'm sorry. Ang sabi ng Bible, isuot natin ang bunga ng Espiritu. Isuot natin ang bagong pagkatao. Kaya ang sabi ng Bible, verse 11, isuot ninyo ang buong kasuotan ng pandigma ng Diyos, buong upang kayo'y makatagal laban sa mga, anong salita? Laban sa mga? Anong salita? Do you know that yung salitang pakana, diyan natin kinuha yung salitang method. Diyan natin kinuha yung salitang methodology. Yan po ay Griyegong na salita ng salita. Ang ibig sabihin ay tuso. Sa English, the word cunning. C-U-N-N-I-N-G. Cunning. Ang ating kaaway is cunning. Ang ating kaaway is tuso. Ang ating kaaway ay matuso. Ano ba? Ano mas tagal pa ang tuso? Madaya. Magpaglinlang. Kapatid, yan ang kaaway natin. Siya ay may method. Siya ay systematic. Siya ay maayos. Kumbaga, yung kanyang pamamaraan, talagang pinag-isipan niya yan. May plano siya. Kapatid, yan ang kaaway ko. Yan ang kaaway mo. Kaya ang sabi ng Biblia, para tayo ay manalo, isuot natin ang bagong nilikha, ang bagong pagkatao, ang bagong anton. Kung ang dating anton ay basagulero, sana hindi na. Kung ang dating anton ay ganito, sana nababawasan. Mga kapatid, ilang taon ka ng mananampalataya? Ilang taon na tayong mananampalataya? Pero ang tanong, yung ginagawa mo ba dati ay ginagawa mo pa rin ngayon? Kung yun ang sagot, nakakahiya tayo. Walang pagkakaiba. Sa isang lugar, kapag walang pagkakaiba, napipintasan natin, ano ba naman itong lugar namin? Wala nang pagkakaiba. Alam niyo po, baka naman tayo pag tinignan ng Panginoon, grabe naman itong mananampalatay nito. Ito'y nakita ko eh, ganyan ang ugali hanggang ngayon. Ganyan pa rin ang ugali. Mga kapatid, ang sakit, di ba? Kung ikaw ay isang mayor at mas makapagsalita ang iyong mamamayan na walang pagbabago sa lugar niya, masakit yun sa kanya, tama? Kapatid, alam niyo po, kapag tayo ay nasabihan na walang pagbabago sa buhay natin, masakit yun sa Panginoon. Kaya ang sabi ho ng Biblia, isuot natin ang armor. Yung salitang armor ay isang bagong pagkatao. Maybe dito ko tatapusin. What to do with it? Okay. What to do with it? Put on the new man, ipamuhay ang bagong pagkatao. Mga kapatid, walang ibang paraan para manalo. Walang ibang paraan para matalo natin ang ating kaaway maliban sa tayo ay mamuhay sa bagong pagkatao. Nagkakamali tayo, tama. Nagkukulang tayo, tama. Pero sa mga pagkakamali at pagkukulang na yon, ano ang nagiging tugon mo? Alam niyo po ang sabi ng Bible sa Ephesians chapter 4, verse 22. Babasahin ko lamang po, Ephesians chapter 4, verse 22. Ang sabi ng Bible ay ito, alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay, ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa. Verse 23, at magbago sa spirito ng inyong pag-iisip. Verse 24, at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao. Chapter 4, verses 22 hanggang 24. Mga minamahal, mga kapatid, walang ibang paraan kundi ating ipamuhay ang bagong pagkatao na meron tayo. Sana ang ligtas sa atin ay hindi lang nguso, kundi sana ang ligtas sa atin ay puso. Sana hindi lang tayo mananampalataya sa ating pananalita. Sana ang pamumuhay ko, sana ang pamumuhay mo ay nagpapakita na may Jesus Christ sa buhay natin. Hindi tayo magiging perfectong mga tao, tama? Pero maaari tayong magkaroon ng tamang tugon sa tuwing tayo ay nagkukulang. Last Sunday, when I made a mistake, I asked apology from you. Tama? Mga minamahal, mga kapatid, ipamuhay po natin ang bagong pagkatao. Dahil sinisira ng kaaway ang
pagkatao natin. Gusto niya na panaydaya ang lahat ng mga bagay, ipamuhay natin ang bagong pagkatao. Hindi lahat ng uso tama, hindi lahat ng tama uso. May mga pagkakataon na tatayo kang mag-isa. Pero that doesn't mean, ikaw, magka-compromise ka. Sasabihin, Pastor, hindi na uso yan. Oo, hindi uso, pero yun ang tama. At yan ang inaasahan ng Panginoon sa iyo at sa akin. Mga kapatid, what makes majority? What makes majority? You and God make the majority. You and God. Just you and God. Hindi mo kinakailangan ng lahat ng mga tao ay pabor sa'yo, pumapalakpak sa'yo, at kasundo mo. Ang mga Kristiyano sa nakaraan, hindi lahat kasundo, hindi lahat kasama. Ang ating Panginoon, hindi niya lahat tinawag. Tinawag niya 12, yung isa'y Judas pa, tama? So hindi dito pinag-uusan ang dami na gusto sa'yo. Mga kapatid, you and God make the majority. Kung alam mong nasa panig ka ng Panginoon, then so be it, you will win. Regardless kung nag-iisa ka. Pangalawa, last na po ito, what to do with it? Alam niyo po, ang pinaka-punto talaga dito, 2 Corinthians chapter 5, verse 14. Babasahin ko din, tapos na ako. Hindi ko natatapusin. Verse 14, ang pag-ibig ni Kristo ang umihimok sa amin, sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Siya'y namatay para sa lahat upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay para sa kanilang sarili, kundi para sa kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Kapatid, si Jesus Christ ay namatay para sa iyo. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa iyo. Alam niyo po, ang pangalawa na dapat natin gawin, mahalin natin ang Panginoon. Alam niyo po, ang pinakasusi para mapagtagumpayan natin ang digmaang ito ay ang mahalin natin ang commander natin. Mahalin natin ang nagsubo sa atin. Mahalin natin ang nagmahal sa atin. Alam niyo po, nung World War II, kung titingnan niyo po ang kasaysayan ng Germany, ng Nazi power, meron siyang kilalang general by the name of Rommel. Have you heard that? Rommel. Si Rommel ay siya sa maraming gera ng Germany sa pamumuno ni Adolf Hitler ay marami silang napagtagumpayan. At ang pinakamasaklap at pinakamatinding gera na kanilang sinuong ay tinatawag na Normandy War, yung the D-Day, na kung saan ang puwersa ng Allied Powers ng US, ng Canada at Australia ay nagsama-sama for about 300,000 soldiers ay pumunta sa shore ng France upang sakupin ang lugar na yon. Pero alam niyo po, hindi nakinig si Adolf Hitler sa kanyang commander na marami ng pinatunayan by the name of Rommel. Kaya sila natalo sa gerang yun. Alam niyo po, kung nakinig lang ang mga soldiers kay Rommel, marahil panalo ang Germany. Same thing with us. Alam niyo po, kung makikinig lang tayo sa ating Commander-in-Chief, Jesus Christ, kung mamahalin lang natin siya, mga kapatid, magtatagumpay tayo. Mga kapatid, FFCC family, kung makikinig lang tayo lagi sa ating Panginoon, kung pipiliin lang natin na lagi siyang mahalin, lagi siyang i-honor, lagi siyang paglingkuran, we will win! Kung makikinig lang tayo sa ating Panginoon, magtatagumpay tayo sa ating pamilya. May mga struggles sa ating pamilya, right? Pero kung magpapasakop at magmamahal lang tayo kay Jesus Christ, we will win. Kapatid,
ipamuhay natin kung ano ang sinasabi natin. Sabi nga natin, walk the talk. It's a big word, walk the talk. Hayaan natin ang mga nguso at sinasabi ng ating bibig ay magkaroon ng paa upang maglakad. Hayaan natin ang ating mga bibig ay magkaroon ng paa, sabi nga nila. Hayaan natin ang ginagawa natin at sinasabi natin ay hindi magkaroon ng kontra. Kundi bagkos, ang sinasabi mo ay nakikita sa ginagawa mo. Madaling sabihin Kristiyano, pero ipinapakita mo ba? Ipinapakita ko ba? Madaling sabihin na ako'y Christian, pero nakikita ba? Naririnig ba? Mga kapatid, know how to win. At walang ibang paraan para manalo maliban na sa isuot natin ang baluti ng Panginoon. Puron, the armor of God. Kilang Diyos, thank you so much na kami po ay nakikipaglaban, hindi mag-isa, kundi po kami ay nakikipaglaban kasama kayo. Panginoon, salamat sa aking kapatid na ito, mga kapamilya ito. Salamat sa kanila po matiyagang pakikinig. Panginoon, panalangin ko na i-honor mo ang mga pananalita at ang mga prinsipyo ng salita mo. Bagamat hindi namin natapos sa tulad ng aking inaasahan, ngunit panalangin ko na maging sapat ito upang aming maipamuhay ang buhay na dapat namin lakaran. Umalahan kami ay may struggle. Ako ay may struggle. At ang bautis sa amin, Lord, ay may pinagdaraanan. Lord, may digmaan ng mga pamilya namin. Ang mga kapatid kong ito, Lord, ay may digmaan. Ang pamilya ng bautis sa amin ay may digmaan. Ngunit tulungan mo na mga digmaan ito ay mga pagtagumpayan namin. Panginoon, nakikiusap kami sa inyo na samahan mo kami, Panginoon, sa pagdigmang ito. Huwag niyo pong hayaan na magkaroon ng lugar ang aming kaaway upang kami sirain. Lord, ingatan niyo ang pag-iibigan namin. Ingatan niyo po ang pagmamahala namin. Ingatan niyo po ang pagkakaisa namin bilang isang church. Ingatan niyo po ang mga magulang namin. Ingatan niyo po ang bawat pamilya ng church po na ito. Lord, alam ko na ina-atake kami ng aming kaawad. Sana, Panginoon, tulungan mo kami. At sa darating na bagong taon, ay bagong kasaysayan at bagong buhay ang aming makita. Salamat na hindi ka nangiiwan. Tulungan mo kami na magpakalakas palagi sa iyo. Help us, Lord, to be strong. To be strong in the Lord. And I pray these things again for your honor and glory. In Jesus' name. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo naman po ay walang Sunday school. Tayo po ay umawit. Tingnan natin ang ating dalawang instrument list. Awitin natin ang Be Strong in the Lord. Ito po ay pinaawit ni Kuya Lee kanina. Ano yun lang po natin? Team song natin ito ngayon. Be Strong. Be Strong, mga kapatid ko. Lahat tayo ay magpakalakas. Lahat tayo ay may kahinaan. Be Strong. Huwag nyo lang makikita sa akin na, mga kapatid, be strong. Ay, wala tumawa. Saka ganun. Alright, so number 670, be strong in the Lord. So
Amen.